Good morning! Gabi na ito mga palangga. Nung mag-grocery kami ni Daddy, pumunta kami dito sa Danube para makapamili ng kaunting grocery dahil naubusan na kami ng stocks. At plano naming manood ng movie mga palangga, kaya naman kumuha si Daddy ng kaunting snacks at tamang-tama din mga palangga dahil naka-sale itong Pringles mga palangga. Favorite ko mga palangga sa Pringles yung barbecue flavor, kaya yun ang hinahanap namin. Pero dahil walang available, itong hot and spicy na lang ang kinuha namin mga palangga. At least meron kaming makakain mamaya habang nanonood. Pagkatapos niyan, lumipat lang kami dito sa gulayan at sa prutasan dahil gustong-gusto ng mga bata ng prutas. Kaya nagpabili na rin ako kay Daddy nitong pomelo. Pomelo ba yan? Oo, tama, pomelo yan. Nalito ako doon mga palangga kasi naman ang laki ng pomelo. So hindi lang yung pomelo yung malalaki dito mga palangga, pati yung mangga nila ang lalaki din. At kumuha lang din si Daddy nitong apple, parang ayaw pa niya mga palangga kasi hindi daw naka-sale. Pero sabi ko nga sa kanya, iginigiit ko na naka-sale naman. So 5 reals lang mga palangga. Pero ayaw niya yan, gusto, mayroon siyang hinahanap na ibang klaseng apple, yung hindi daw shiny. Parang lahat naman ng apple shiny, di ba? So ito yung mangga mga palangga, o diba ang lalaki mga palangga, at napakatamis ng manggang ito mga palangga. Iyan ang mangga na hinahalo ko sa kimchi mga palangga kapag gumagawa ako, kasi yung mangga na yan wala siyang asim mga palangga, malinamnam siya. Wala rin siyang amoy, hindi siya Carabao Mango mga palangga, iba din yung Carabao Mango. Tapos kumuha lang din kami nitong mga orange mga palangga kasi favorite naman ng aking panganay itong orange mga palangga. Magkakaiba kami ng paborito pagdating sa prutas mga palangga. Pagkatapos niyan, lumipat naman kami dito sa mga gulay mga palangga, at naalala ko nga na wala na kaming sibuyas mga palangga, kaunti na lang. Kaya nagpabili na rin ako mga palangga. Tingnan nyo yung sibuyas dito mga palangga, ang lalaki. So hinahanap namin mga palangga yung maliliit lang na sibuyas, yung para lang sa isang lutuan mga palangga. Kasi pag sobrang laki ng sibuyas mga palangga, natatakot ako baka hindi na siya safe mga palangga, baka maraming spray. Kasi may nakapagsabi sa akin na kaibigan mga palangga na pag malalaki daw, sagana daw yun sa spray mga palangga. Kaya naman hinahanap ko tuloy yung maliliit lang na sibuyas mga palangga. Pero ayoko naman ng sobrang liit mga palangga na parang wala ka nang mailuto. Yung katamtaman lang yung size mga palangga, tama lang pang isang lutuan. Kumuha lang din ako nitong radish mga palangga, yung puti at saka yung itong maliliit mga palangga na pink. At meron kaming nakausap na kababayan natin mga palangga ito, dahil yung prutas na yan mga palangga, parang tino-tino ang tawag niyan sa amin sa Ilonggo. Tapos nagkasundo kami dito mga palangga, sabi nga ni kuya, tino-tino nga daw yan kasi yun pala Ilonggo din pala siya mga palangga. Kaya nagkaroon patuloy kami ng kakilala, bagong kakilala mga palangga. So ayan mga palangga, pag uwi, ayan agad kong inasikaso mga palangga itong mga pinamili namin, mga gulay mga palangga, para makapagluto ako. So itong anak ko nga, naabutan kong kumakain na lang ng itlog dahil nagugutom na mga palangga. Medyo tumagal kasi kami sa paggo-grocery mga palangga dahil mahaba yung tila. So karamihan sa mga pinamili namin mga palangga ay puro prutas at saka gulay mga palangga. Dapat talaga yung bibilihin lang talaga namin doon mga palangga ay kalabasa, saloyot at okra. Pero ayan, tuloy nadagdagan pa ng mga prutas mga palangga. Ganyan din ba kayo kapag ka nag-grocery mga palangga, yung mga nabibili nyo, yung mga hindi nyo inaasahang bibilhin. So ayan mga palangga, nilagay ko lang sa ref itong mga laban mga palangga. Pumili ako ng laban kasi hinahalo ko yan sa pineapple juice mga palangga. Ayan, kapag ka ayaw kong kumain at gustong mag-diet mga palangga, yan lang ang aking iniinom. Laban at pineapple juice mga palangga. Pagkatapos nag-refill lang ako nitong sibuyas mga palangga, yan, kaya nang sabi ko kaunti na lang yung sibuyas namin mga palangga, kaya naman nagpabili na lang din ako mga palangga dahil araw-araw ginagamit yung sibuyas kapag ka nagluluto mga palangga pang gisa-gisa. Tapos si Daddy naman mga palangga ito, at nilaga niya yung kamote mga palangga na nabili din namin.
So, yan lang yung kakainin namin mga palangga ngayong gabi, yung kamote, tsaka kape mga palangga. Palangga, ito namang aking panganay ang naghuhugas ng plato kasi siya ang nakatoka ngayon mga palangga. Meron kasi silang schedule dito sa bahay mga palangga ng kapatid niya sa paghuhugas ng plato mga palangga. Salitan kami dito sa bahay para lahat kami ay tulong-tulong sa gawaing bahay mga palangga. Kapag hindi wala silang klase, pinibigyan namin sila ng task mga palangga. So habang inaantay namin mga palangga na maluto itong kamoteng niluluto ni Daddy, nanonood muna kami ng balita mga palangga. At si Daddy naman ito habang nanonood ng balita ay nagigitara din mga palangga.